Hi everyone! Welcome to my goodness! So thank you so much dun sa mga parating nag-review ng mga vlogs ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe after the video kasi mas marami pa akong mga recipes about bread making or yung mga pwede nyong pang business as well as mga ulam na usually niluluto ko dito sa bahay. So, i-share kong lahat yun sa inyo. And also, I have a lot of recipes on my channel. I have already like 90 uploaded videos na pwede nyong panoorin para makakuha kayo ng mas marami pang ideas. Kasi for every bread that I make or dish na niluluto ko, usually nag-iiwan ako ng mga tips. Lalo na kung bago ka pa lang na nag-aaral magluto, mag-bake, o gusto mong i-explore yung home baking business. So, yung gagawin natin ngayon, guys, ay magluto tayo ulit ng tinapay. Pero yung tinapay na to, medyo social ng konti. Alright, kasi hindi ito yung mga usually na nabibili natin sa mga bakery, sa ating mga barangay. Ito yung nabibili natin sa mall. So, ito yung tinatawag na pork floss buns. Nabibili nyo to sa mga bread talk, mga cafe, sa mga gourmet bread bakeries. Alright, so ito na yung ating mga ingredients for our spicy pork floss buns. We have our bread flour. So, purong bread flour yung gagawin ko ngayon. And, of course, hindi mawawala ang ating light brown sugar. You may also use white sugar. We have our oil. Canola or vegetable oil. But you know what, guys? Mas maganda kasi talagang gamitin ay canola or corn oil. Dahil kahit i-ref mo yung tinapay, hindi madaling tumigas. Kasi ang canola or corn oil, kahit i-ref mo yan, hindi yan natutulog or hindi siya namumuo. Kaya best gamitin yan sa mga loaf bread, mga banana bread, carrot loaf, at sa tinapay din. That's actually your option. Pero kung madali nyo naman siya makukonsume, then go for just the regular vegetable oil, palm oil, okay na yun. And then we have one egg here, room temperature, our vanilla extract. This is evaporated milk. Hindi siya evaporated creamer. It's a evaporated filled milk para mas creamy. Malabnaw kasi ang creamer. This is our yeast. So, binabaan natin ng konti yung ating measurement ng yeast. I only use 2 teaspoons. Instant yeast. So, pwede yon. Walang problema yun, guys. Medyo matatagalan ka lang ng konti sa pagpapaalsa. Okay lang yun. Just in case ayaw nyo yung medyo maamoy na yeast sa tinapay. Now, I will be adding powdered milk. So, bakit ko nilagyan ng powdered milk yung ating bread ngayon? Eh, meron na akong evaporated milk. This powdered milk, ginagamit siya para mas lalong lumambot yung texture ng tinapay na ginagawa natin. Mostly sa mga magagandang bakeries, ang ginagamit pa nga nila ay skim milk. Skim milk kasi malasa at malambot sa tinapay. And at the same time, masarap talaga yung kalalabasan ng tinapay. Just that ang skim milk, hindi accessible sa groceries. Normally, nabibili lang yan sa mga baking store. Medyo may kamahalan ng skim milk. So, ginagamit lang siya sa mga mamahaling breads din. Alright, so that is for our bread. I have here one egg and milk. This is just 1 tablespoon of milk. This is for our egg wash. Okay, that we'll use later on. Now, pag naluto na yung ating bread, meron tayong ilalagay sa kanya, sa ibabaw niya, para kumapit yung ating pork floss, and that's mayonnaise. So, this is mayonnaise. So, hindi na masyadong madami yung kailangan natin kasi ipapahid lang natin yan sa ibabaw. This will make the bread medyo savory. Okay. Pwede din siyang lagyan ng condensed milk na 1 part condensed milk, 3 parts of mayonnaise. So, meaning, pag naglagay kayo ng 3 tablespoons, so this is actually 3 tablespoons of mayonnaise, you will add 1 tablespoon of condensed milk.
pwedeng ganun. Para medyo merong sweet, savory taste yung tinapay. We have our spicy pork floss. So, this is 1 kilo that I usually buy sa mga baking store. Now, it's a little bit expensive. It's 688. Meron ito konti lang. Like, half kilo. Pero, sigurado ko mauubos nyo yun. I would advise na bumili na lang kayo kasi medyo matrabaho siyang gawin at hindi nyo makukuha yung eksaktong lasa ng hinahanap nating pork floss. So, mas madali kasing bumili kasi masarap yung lasa. Even sa mga premium bakeries or bake shop, bumibili rin naman sila ng ready-made na kasi para mas madaling gamitin. At na-maintain nyo yung same na taste na hinahanap mo sa isang pork floss. Now, you also have the option to use, meron din itong beef, meron ding chicken. I'll be using here my baking sheet. So, I line it with parchment paper. So, magsimula na tayo kasi excited na ako. Gustong-gusto ko nitong tinapay na to, promise. Parang ensaymada to sa akin eh. Let's have fun baking this spicy pork floss buns. Okay, so guys, as usual, dapat warm yung milk natin. So, napa-init na natin ito kanina sa microwave for 30 seconds. So, warm na siya. So, the temperature should be 110 degrees Fahrenheit up to 130 degrees Fahrenheit. So, dapat hindi siya lalagpas ng 130, okay? Para hindi natin mapapatay yung ating yeast. Guys, I'll be using my KitchenAid stand mixer. So, I'll pour the warm milk dito sa ating mixer. And then, lagay na natin yung yeast, yung ating instant yeast. Okay. Scrape nyo lang lahat yan. Kailangan natin lahat ng butil na yan ng yeast. Umuulan ngayon dito sa amin. Alright, after that, lalagay natin yung ating sugar. Okay, just mix it. Lalagay na natin yung ating egg. Okay. Room temperature egg lang tayo, guys. Huwag kayong maglalagay ng malamig. Makakasira sa ating mixture. And then, this is our vanilla extract or oil. Okay. And isasama na rin natin yung powdered milk. So, mix nyo lang ng konti. And then, lalagay na natin yung ating flour. Parati talagang ginagamit ko in baking bread ay bread flour. Kasi ang bread flour, mataas ang protein content or gluten, which is needed sa paggawa ng tinapay para yung bread mo soft at saka stretchable. Ang mga all-purpose flour, ginagamit ko lang talaga siya sa mga cakes or cookies, mga banana loaf, yan. Pero pagka tinapay or bread, I would suggest you use bread flour. Kaya lang minsan sa mga lugar nyo, walang available na bread flour. So, you will have to use, the next best thing is yung all-purpose flour. Bread flour is also known as first-class flour. Kasi sa market, pag bumibili kayo or sa palengke, ang tawag nila dito ay first-class flour. Lahat ng klase ng flour doon, ang tawag lang nila ay harina. May kakaiba lang. First class, second class, third class. So, bread flour is first class flour. Okay, so ibibit na natin ito para mag-mix. And then also, hindi ko ito nabanggit kanina, this is water roux or Tanzhoung. Ito yung ilalagay natin sa ating pork floss buns. I use this also on my ensaymada. So, if you want to know how to make this water roux or Tanzhoung, please refer to my ensaymada blog. Tinuro ko doon yung step-by-step procedure on how you'll be able to come up with water roux. Water roux is used mostly in Japanese bread baking kasi this makes the dough very soft
Kasi mapapansin nyo yung mga bread ng Japanese, even dito pag nakakakain kayo, nakakabili kayo sa mall, mapapansin nyo ang lalambot talaga. So, gumagamit talaga sila ng water roux. Now, if you want, you can also add bread improver. Yun ang ginagamit ng mga commercial bread maker dito sa atin. For every recipe like this, half kilo of flour, you'll be using half teaspoon lang ng bread improver. So, every kilo is 1 teaspoon. That will help yung volume tsaka yung itsura ng tinapay maganda. Kasi napapansin nyo pag gumagawa kayo minsan ng bread, nagre-wrinkle yung ibabaw pagka na lumamig na. So that is actually why bakeries and, you know, bread manufacturing companies use bread improver para ma-retain yung structure ng tinapay at the same time soft and also naglalas siya ng matagal na hindi inaamag or hindi agad nasisira yung tinapay. But if you are just going to use this for your food consumption, I would suggest to eliminate the bread improver as much as possible kasi kahit papano, that's still chemical. Go for the natural like the water roux kasi tubig lang ito at saka flour. So para yung mga ingredients nyo, alam mo yun, kahit na everyday ka mag-bake o araw-araw mo kainin, alam mo yung ingredients na nilalagay mo sa tinapay mo at yung mga ingredients na nakakain mo. Kasi, hindi rin naman maganda ang merong bread improver. So, anything na synthetic or chemical is still not good for our health. Kaya nga, konti lang ang nilalagay nun. So, if you can eliminate that will be good for you. Pero kung gusto nyong i-business, pwede kayong maglagay ng bread improver para yung structure at yung itsura ng tinapay nyo ay competitive naman sa ibang business. Okay, so I have already mixed it just a little para lang maging ganyan. I will add my salt. Sprinkle ko lang siya. Okay. Hinuhuli ko tong salt kasi I don't want this na mapapadikit sa yeast na concentrated siya because it can kill the yeast. Hindi umaalsa ng maganda yung tinapay natin dahil doon. And then, ilalagay ko na rin kauti-uti itong ating water roux. So, madali lang naman itong gawin, guys. If wala kayong mixer, then you can manually knead this. Mix everything in a mixing bowl. And then, manually knead it. Ang sarap din kaya mag-knead. Naipakita ko siya using a mixer kasi minsan hindi nila alam gamitin yung mga mixer nila. So, I have also several blogs pertaining to bread making na talagang manual ko laging ginagawa yung pagmamasa. So, you can refer to that pag wala kayong mixer. So, stop muna natin. Kailangan mong i-scrape talaga kasi hindi sumasama yung mga ingredients. Lalo na kung butter yan. So, let's just scrape it. Yan, para dumikit. Okay, and let's continue. So, guys, pag ganyan na-mix na yung water roux, mag-start na tayo ng timer natin. So, this needs to be mix 7 to 10 minutes would be fine. While kung mag-hand kneading kayo, you need to make sure that you're kneading the dough for 15 minutes. Okay guys, so this has been kneading for 10 minutes now. So ililipat ko na siya sa aking kneading mat. Okay na yan, kahit hindi pa siya mabuo. Kasi this dough, medyo sticky naman talaga. Kasi pag mas sticky yung dough natin, mas malambot. Yun talaga yung ina-achieve natin dito. Okay, so I have here my kneading mat. And then I have here my oil just in case malagkit siya sa kamay. So ilipat lang natin. So scrape lang natin yung bowl. Yeah.
then transfer. So, kailangan talaga hahawakan nyo yung dough nyo, guys, para masanay kayo kung ano yung pakiramdam ng dough na okay na. Sakto sa tubig, sakto sa flour, versus dun sa dough na dry o kulang sa tubig. Para masanay kayo, you have to really hold your dough or hahawakan nyo yan. So, medyo sticky lang yan ng konti. Then, as what I said, pag dumidikit-dikit yan sa kamay mo, pour some oil. Okay. Wow, our dough is so nice. It's so soft. So, I did not advise you to flour it instead to oil it. Kasi we're trying to do a bread na talagang malambot. Kasi it's a Japanese bread na parang ginagawa natin. So, you have to rely on your oil. Mas malagkit kasi ang dough natin, mas softer ang bread. Ganitong sensitive yung mga bread, talagang gumagamit tayo ng oil sa hands. Tapos, minamasa ko pa siya kahit namasa na siya dun sa mixer. Kasi tinitingnan ko yung bagsak ng dough. Kung pwede na ba to. So, let's check. Okay. Napupunit-punit pa siya eh, oh. So, ang gagawin natin, iahampas lang natin para maging stretchable. Or para lumabas yung gluten. Yan. Kahit na dumidikit sa kamay nyo, okay lang yun, guys. Ganun talaga. Yan, okay na to. Yan, so medyo stretchable na. Hindi naman nyo kailangan ng sobrang stretchable nito kasi soft naman yung dough at malagkit. So, sigurado kayo na maganda yung kalalabasan ng tinapay nyo. So, guys, gagawin nyo lang naman is yung magdi-dimple test kayo. So, ipupoke nyo lang na ganyan. Makikita nyo nagbabounce back. Yan. So, okay naman na to. Alright. Nakita nyo yan, yung kinis niya. Tsaka mapapansin nyo, guys, may mga maliliit na nabubbles na lumalabas kasi nag-start nang kumalsa yung tinapay natin or yung ating dough. So, ilalagay ko na to sa aking mixing bowl. So, nilagyan ko lang ng oil. Lagyan lang natin yung ibabaw para hindi manigas pag napasukan ng air. Okay. Lagay na natin dito. So, dapat umabot yan hanggang dito. So, we'll proof this for 1.5 hours, up to 2 hours. Or iwan nyo lang sa counter nyo. Pwede yun. Okay, then I'll get back to you guys. Alright guys, after 1.5 hours. Okay, so, eto na siya. Yan. Diba? Kahit 2 teaspoons lang ng yeast yan. Pero, pwede pa rin mapalaki. Dadagdagan mo lang ng konti ng oras. Before, we usually do it like 1 hour, pwede na. Pero, pag binawasan mo yung yeast, medyo extend mo yung proofing time. Next na gagawin natin, guys, punch nyo lang para matanggal yung gas. Ito yung gas out. Yan.
Then, lipat nyo sa counter nyo or kneading mat. So, I have here my weighing scale. Che-check ko lang yung total weight nito. Okay. Pwede natin tong hatiin sa 50 grams each. So, kung wala kayong weighing scale, ibabaston nyo lang yung dough. Putulin nyo lang sa dalawa and then ibaston nyo. Parang magiging log. Yan. Tapos, saka nyo chop ng ganyan. Divide nyo lang na ganyan. So, pwedeng ganon. First na na-weigh, i-rest ulit. Tapos, kung ano yung una nyong pinag-rest, yun yung una nyong i-form later. Okay, so I'll get back to you pagkatapos kong ma-weigh lahat ng aking dough. Okay, so guys, tapos ko nang i-weigh lahat ng aking dough. So guys, I was able to come up with 26 pieces of dough. And ito yung unang nag-rest. So ito yung una nating i-form. So flatten nyo lang. Pwede nyo i-rolling pin, pero sa akin kasi mas madali na yung kinakamay lang. Just make sure na pumutok na yung mga bubbles. And then, ifo-fold nyo lang. Yan. Fold and pinch. So, set aside. Lagay lang sa isang tabi. Medyo pahaba lang siya. So, gagawa nyo tayo ng ganyan na dapat ganyan din ka haba. Okay. Roll nyo lang. Ganyan lang din kalaki. So, tapusin ko lang to guys, and then I'll show you. Okay, guys, so ito na yung last. So, habang gumagawa ako, tinatakpan ko yung mga dough para hindi madry. Lalo na kung may electric pang nakatapat sa'yo. So, tatakpan mo siyang ganyan. Para hindi siya mag-create ng parang balat or skin sa ibabaw. Pagka nagkaroon siya ng gano'n na matigas, hindi mo na mapapaalsa for your second proofing. So, ito na yung nagawa ko. Nilipat na natin ito sa ating baking sheet. Unahin natin yung nagawa natin kaninang una. Okay, so, ginagalaw-galaw ko lang siya. Kasi umalsa na to eh. So, para bumalik siya sa dating shape. So, papaalsahin natin ito for our second proofing. Ganyan siya, guys. Tatakpan ko lang to ng kitchen towel. And then, ipoproof natin ito for another 45 minutes to 1 hour. Kailangan lumaki yung ating dough. Yan. Okay, then I'll get back to you later. Alright, so guys, ito na yung ating dough. Pinaalsa natin for 1 hour. Ayan. Ganyan na siya kalaki. There. Medyo wrinkled lang yung itsura ng ibabaw. Pero okay lang yun kasi matatakpan naman ito ng floss, kaya hindi natin siya kailangang makinis na makinis. Okay lang yun. Then I have here 1 egg. Gagawa tayo ng egg wash. So, crack lang natin yan. So, ibit lang natin yung egg. And then add 1 tablespoon of milk. Kahit anong milk, fresh milk, evap milk, and then mix lang. Ayan.
So, gagawin natin dito is ibabrush natin ito sa ibabaw ng ating mga bread. So, lalagyan nyo ng egg wash yung paligid na nakikita nyo. So, just be careful kasi dapat magaan lang yung hands nyo. Iwasan yung ma-prick nyo yung dough. Yan. Kasi pag na-deflate yan, hindi na yan naalsa. Maliit lang yung tinapay. Now, you can also make a bigger one than this. Like 60 grams or 70 grams na tinapay. So, depende sa inyo. Itapusin ko lang ito and then I'll show you. Alright guys, so tapos na ako. Nilagyan ko na lahat ng egg wash. Nagpipreheat na ako ng oven. We'll just wait for 15 minutes. After ma-preheat yung oven, then ilalagay na natin ito sa middle rack lang. And then halfway through, dapat turn around mo siya. So nakaganyan siya sa oven. After halfway of baking, sasabihin ko sa inyo later on yung time frame, ibabaliktad mo siya na paganyan. Okay? Para mag-even out yung baking at kulay ng ating bread. Okay? Alright, so guys, na-bake na natin yung ating bread. And this was baked for 20 minutes. So, half of it, 10 minutes, tinurn around natin siya. So, yun ang titingnan nyo mabuti, guys, para malaman nyo kung luto na yung tinapay. Yung color niya dapat ganito. Yan. That's the golden brown na color. Pag medyo ganito pa na white, medyo alanganin pa, pero dapat mas ganito, mas maganda. Ito yung una ko niluto. This is the first batch. Then, ito yung second batch. Now, pagkatapos nyong lutuin, lagay nyo siya sa cooling rack. Yan. Nakaangat para hindi mag-moist at para mabilis lumamig yung tinapay. So guys, itong batch na to, malamig na. So, pwede na nating simulan. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. This is so soft. Excited na akong kainin to. Ganun din to. Sorry guys, kinakamay ko talaga ang mga tinapay namin. Masirap ako pag nakagwantes. Okay. So, lagyan na natin ng mayonnaise. Okay, so guys, this is 3 tablespoon of mayonnaise. Lalagyan ko siya ng 1 tablespoon of condensed milk. So, sabi ko sa inyo kanina guys, this is just optional. Kung gusto nyo lang. Ratio lang lagi nito is 3:1. Meaning, 3 parts of mayonnaise and 1 part of condensed milk. Yan. Pag may mayonnaise, savory ang taste. Pag may condensed milk, sweet savory ang lasa niya. Okay, so na-mix ko na. Hindi naman siya sobrang matamis, guys. Sakto lang. A little bit sweet. So, I have here my brush. Ayan lang gagawin nyo. Okay, may dumaang magbabalot. Alright. Ayan. Now, kung malaki yung bread nyo, pwede nyong hiwaan sa gitna. Tapos, lagyan nyo ng mayonnaise sa loob. Pwedeng ganun. There. So, para lang kayo nag-glaze, but this time, you're using mayonnaise. Kung ano yung nilagyan nyo ng mayonnaise, guys, yun lang yung kakapitan ng floss. Nilagyan ko na lahat ng mayonnaise. So, eksakto lang talaga yung 3 tablespoons of mayonnaise plus 1 tablespoon of condensed milk. Mako-coat nyo na lahat itong 26 pieces of your buns. So, ngayon, ang next na gagawin natin, guys, after mako-coat natin yan, ididip natin siya dito. So, ganito lang siya. Okay. Ganyan. Dip nyo. Simple lang naman, di ba? Then, laglag nyo lang yung excess para hindi naman masyadong punong-puno. Depende na sa inyo. Guys, ito na. Luto na. At nailagay ko na lahat ng spicy pork floss sa ibabaw ng ating mga bread. So, tingnan nyo siya.
Super excited akong tikman. Nagutom ba kayo? Ang sarap nito guys, promise. Kasi ilang beses na namin itong ginagawa at favorite talaga to ng pamilya ko. So itong batch na to, parang maglalaho to. Promise. Yung iba dyan hindi nakakain ng kanin. Ito na dinner. Okay, so tikman na natin. Wow. Yan. Ayun. Ang soft ng buns ko ah. Tsaka, alam mo yung stretchy siya. Pag ninunguya mo. Ayun. Nagbabounce back lang siya. Ang sarap ng combination. Yung may mayonnaise. Yan, ang lambot ng bread. Ang sarap nung ano. Siyempre, masarap yung floss. Hindi naman siya masyadong maanghang, guys. Sarap. Para ka na rin kumakain ng binili sa bread talk or sa mall na floss bun. Sarap. Ano mo yung ginunguya mo siya na parang hindi ko ma-explain eh. Yung... Sarap naman. Nakakainis. Dami yun. Pero definitely kulang sa akin ang isa. So guys, gawin nyo na. Pagkakataon nyo na to eh. Itag nyo ako pag ginawa nyo if we are friends on Facebook or on Instagram. Let me know yung nangyari sa ginawa nyo. And if you have questions, let me know. Sarap. Hindi kayo magsisisi dito guys. Kasi, isa sa nagdadala dito is yung floss. Ay, masarap ang timpla ng mga nabibili sa baking store na pork floss. Kaya nga, I would advise, bumili kayo kesa gumawa kasi mag-iibang timpla. My gosh, para ka na rin, ano, diba, ang laki ng tipid mo? Magkano ang isa sa mga bread talk? Pag pumunta kami ng mall, lagi kami bumibili niyan. Tapos parang mabigat sa bulsa eh. Kasi, yung 50 pesos, isa lang kakain. Minsan, tatlo lang binibili ko or apat. Mas malaki lang ng konti dito, guys. Lambot. Maganda yung bread. Hindi dahil gawa ko, dahil talagang, kahit yung bread lang, oh. Sarap. Paano na yung once in a while gagawa kayo? Kaso pag ginawa nyo na yan, lagi na kayong hihiritan ng pamilya nyo na gumawa. Yung pork floss na naubos ko is just 250 grams. Eh, 1 kilo yung nasa plastic bag na binili ko. So, I can make like 4 times. Alright, so thank you so much guys for watching. Gusto ko pang kumain, kaya magbababay na ako. Thank you so much for watching guys. Have a great day. Gawin nyo na. Please don't forget to subscribe. Bye!